Buhay ng seaman sa bahay na bakal, ito ang realidad ng isang tunay na marino. Buhay ng seaman sa bahay na bakal, magbanat ng buto para sa ating pag-asenso. Buhay ng seaman sa bahay na bakal, kayo ay sumaludo sa mga tunay na marino. Buhay ng seaman sa bahay na bakal, halina mga kabaro, sumakay na kayo. Yo, what up mga tropa? Welcome back sa ating YouTube channel. Magbabalik na naman tayo para mag-vlog, mandirigmang marino. Ito si Kuya Andy. So hindi ako doon dumaan sa port side kasi maingay, may maintenance, nangangatok, nagigitsisil yung ating mga tropang taga-deck. So dito tayo dadaan sa starboard side para puntahan natin yung ating gagawing trabaho. So titignan natin yung ibang mga sirang hydraulic na pwedeng palitan at ipapabrikita na natin ng pampalit. So may dala tayong metro or measuring tape. So ang una kong titignan, aside from hydraulic pipe, na tingnan natin yung medyo may leaking at yung medyo sobrang bulok. At susukatan natin, ili-layout natin na naman without pattern, syempre. Si Kuya Andy ang bahala dyan. So par, wala namang leaking, although bulok na talaga. So ito kasi napalitan naman na natin yung iba. So may nakita ako dito, itong ayan, nasa number 1 tayo, cross deck to ng 1 and 2, ayan yung number 2. So tingnan natin to, kasi ito ay palitin na rin. Okay, control box, cover yan, control cover box siya. Ayan, ito yung control ng bodega, open mo, isasarado at bubuksan mo. Okay, so usually yan, nagadamage ito, pero wala namang kaso dito, kasi kaya siya nadadamage. Tingnan nyo, meron siyang dito, yung kumbaga babangga siya para hindi siya sumagad, hindi maipit. Meron siyang stopper, ayan, flat bar. Matulis ang dapat lalagay nila dapat sa susunod. Ako nilagay ko round bar or bolt para bilog siya, kasi ito matalim. Tingnan mo, nasugatan, bumaon ang bumaon. Pati ito, ayan nakita nyo, yan ang nagiging sakit. So tingnan nyo, pag bumangga siya dyan, boom, nabubutas siya. Yan ang tendency. Kaya pag sinilip mo sa likod, ayun, di ba? Ayun, lumipis na. So ang gagawin natin dyan, dahil okay pa naman, nakita nyo nagkaroon lang ng konting stay ng kalawang. Hindi pala konti, marami. Pero yung katawan niya, buo pa, di ba? So titingin tayo sa medyo malala, yun yung babaklasin natin. So ito, pwede naman, sa susunod, i-re-repair natin, insert na lang. Puputol tayo rito. Yan, crop out yun. Ang tawag doon, crop out sa... Pag naglalagay kayo ng report, isasubmit kay first engineer or second engineer, chief engineer. Ang tawag dito, crop out. Okay? Crop out and install. Kasi puputulin nyo dito, ikakrop nyo. Yun ang ilalagay nyo. Crop out and install. Hindi renew, ha? Kasi pag renew, bago yun . Tatanggalin nyo, crop out na tawag doon. Tapos i-renew nyo yung isang buo. Ganon. Pagka papalitan lang, insert o ganon, crop out and install, ganon. O kaya repair, pwede rin. Kasi repair, general na yun na salita . Pinapaliwanag ko lang sa inyo, kasi dating nangungontrata sila kuya, kaya Andy, kaya alam natin yung mga term ng mga ginagamit sa pagre-report ng ganyan. So eto naman yung tinatawag nilang greetings. Okay, hindi yung greetings na good morning, ha, greetings din ang tawag dyan. Itong tungkungan, tinitingnan natin yung sira, kasi papalitan na rin. Okay, meron tayong order niyan . Hindi pa dumadating . Siukan-siu. Bulok na rin. Okay. Maraming trabaho dito. Kaya yung papalit sa akin dito, may gagawin din. Pero masabi na natin na medyo marami na rin na nagbago. Kasi nakita nyo, puti na, di ba? Gray na, what I mean. Kasi yung kabila niya, puro kalawang. Nag-maintenance na rin yan sila. Mapapansin nyo, di ba? Dati sa mga previous vlog ko, makikita nyo talaga. Tingnan nyo kalahati. Kasi nasa 4 na sila . Number 4 na sila na cargo hold banda. Na deck, na scover, what I mean. Nandun na sila. Tapos dito, nasa... Mahaba-haba na yung na-maintenance nila. Ayan nakita nyo. Pero pangit lang talaga ng pintura. Kasi makalawang. Ayan hindi pa nila na... So, punta tayo. Number 2 yan . Nakita nyo. Ayan di ba, puti na. Or gray na, bago na yan. Na nila yan, na derusting na nila or nakatukan . Pati yung mga tubo, nakita nyo, may mga primer na.
Yun, tingin tayo dito. Kasi naglo-loading tayo ngayon eh. Kaya nakita nyo, ito yung kargada natin, soya. Ayan o, mga residue na kargada. Soya yan. Ayun yung barge o. Okay? Nakaboya tayo. So ito, number 2 na tayo. Dito. Control box. Ayun. Tumatawag yung driver. So tingnan natin dito. Ito meron. Ganun din. Ayan o, may butas o. May butas dito. So, kumbaga kinain na. Parang kinakain na siya. So, nag-uumpisa na yan. Pero dito, wala sang tama, konti lang. Build up lang to, build up. Pero dito, pag ako gumagawa, hindi naman kasi ginagamit. Tingnan mo, tigas na. Hindi naman nila ginagamit. Kasi bakit naman nila ilalak? Kahit naman bumasyada, hindi naman to kayang buksan ng alon. Kasi nakababa to, may gravity to eh. So, yung ginawa kong bago, dahil makapal nga yung ganito ko, ano nga yung 5mm nga yung plate ko. So, hindi ko na nilagyan ng ganito. Pero kung gagawa ko ng manipis, halimbawa, may stainless kasi ako dun eh. Ibablog ko yun, panoorin nyo. Stainless yung gagawin kong ganito para siguradong hindi na siya mabubulok. Pero pipinturahan pa rin. Kasi alat yan eh. So, tinakita niya to. Ito, pag kinalampag to ng hammer, tuklap to, tingnan nyo. Putragis, ang sarap hawakan, no? Tingnan mo. Boom, wala na. So, hindi natin gagalawin yan, no? Kasi makikita yung kalawang ngayon, no? Grabe, ito pa. Ito, palitin na rin yan. Daming trabaho dito yan, no? Mapinturahan lang yan, pero bulok na yan. Ayan, no? Anytime soon, magkakaliking na rin yan. O, ito pa, tingnan natin, no? O, tingnan mo. Boom. Yung mga ibang hatch cover, kinakating ko na ito. Wala namang silbi ito eh. Lagayan to ng stanchion post. Yung mga tubo-tubo nila na ginagamit. Pero wala namang silbi. Tinan mo, wala namang nakalagay. Tatanggalin ko na lang din yan. Kasi minsan, ang, kaya may guide na ganito, harang para hindi mabangga tong hydraulic hose. Pero kung asukan siya sa kabila, wala namang harang. Diba? So tatanggalin ko na lang yan. Kaya nga kaya kapag nag-repair ako, hindi ko nalalagyan ng ganito. Kasi hindi naman kailangan eh. It's not necessary naman. Dahil grabe, ito naman hindi naman nilalak, hindi naman nilalak ng ganun. Pero pwede ko rin lagyan. Kasi magpapabrate ka pa ng tenga. E tapos butterfly ka pa. Oh, pero walang problema dito. Yung iba stainless, yung iba tanso. So, okay na yan, hindi masyadong malala. Ihuli na natin yan sa number 2. Ihuli na natin. Proceed tayo sa iba. Check tayo sa iba. Ito, number 3 na. Ayan oh, mga soya oh, mga residue. Soya yung kinakarga natin. Hindi naman, hindi sobrang dangerous yung ano, yung kargada sa bulk. Ang kagandahan lang sa bulk, mga tropa, hindi dangerous. Hindi kayo magkakasakit ano, sa tagal ng pagbabarko nyo. Shout out, morning, shout out. Ayun na. Let's go. Hindi kayo magkakasakit in a long term effect, kumbaga. Kasi pag sa tanker, oo, sige, malaki sweldo nyo. Pero yung iba nababaliw, yung iba nagkaka-cancer. No offense, no? Pero ako rin, mag-sore, mag-tanker, mag-experience. Pero hindi, ay, nag-ano, nagdadalawang isip ako. So anyway, dito tayo. Ito, medyo meron. Number 3 na, ha. Tingnan natin. Ayun, meron na rin. May butas na din doon, oh. Ayun, oh. Tsaka pag nag-ano ako, hindi ko na to binabalik. Ito useless naman to eh. Stainless to, naka-stencil. Hindi ko na binabalik. Kasi hindi naman yung binabasa. Ano lang yan, para malaman ninyo kung ano yung ibig sabihin nito. Nakalagay dyan yung bigay ng pressure, kung ano yung open. Eh, ang seaman naman, pagka ginanon, makakapanan nila eh. Hindi ko na lalagay, abala lang sa pag-repair. Pati to. Pero kung stainless gagawin ko, maglalagay ako kasi magaan lang yun eh. 2.5 ata, 3mm lang yun. O yan, may butas na. So, ito possible na repair hanggang dito. Oh, pati dito pala. Baka palitan na rin dito, hanggang dito. Or buo. Ayan, number 3. Tingnan natin. Dadalhin ko sa workshop yan. Tatanggalin ko yung pinakamalala niyan. So, tingin tayo sa mga hydraulic. Ito. Pinalitan ko nga pala itong mga tropa. Hindi ko na ito na-vlog. Kasi doon ako pinakita ko sa inyong vlog is number 7 lang. Kasi halos doon ako nag-umpisa. Pero pag nagkaliking, nagpapalit agad ako. Ito, palit na to. Yan. Naka-primer na nga eh, no? Diba? Hanggang dyan. Palitan ko na yan. Hanggang dun. Ayan, oh. Nakita nyo, hanggang dun. Napalitan na rin yan. Ngayon, ito, may karugtong. Hindi pa nila na primeran. Diba? Inaantay pa yata si Peter. Pero hindi na pwedeng diretso yan kasi kinalawang. Nakakaprasin pa yan. Hindi pa nga na nakapag-ilagay ng U-bolt. Ayan, oh. Kinalawang na. Palitan ko na yan hanggang dito.
nandito, di ba? So wala ka ng problema, naka square plans ka dyan, tanggalin mo lang yan para mapalitan doon. Pero hindi ko na muna papalitan, okay pa naman eh. Pipa primera na lang nila yan, tapos ako na maglalagay ng U-bolt na may teflon, okay? Yan na, na-repair ko number 3, nakita nyo? Anong sabi ko sa inyo, hindi lang sa isang bodega, pito to eh, Panamax eh. O, tingnan nyo to. Ito, bulok na, nakita nyo? Yan, bulok na rin yan. Madali naman na yan, layout ni kuya ng walang pattern para ikakabit ko na lang ulit dyan. Katulad ng mga previous na ginagawa ni kuya. Tapos meron pa yan dito, napalitan ko rin, number 4 ha, take note. Ayan oh, ayan oh mga tropa oh. Nakita nyo? Oh, palit na yan, ayan yung sinasabi ko sa inyo na sampa tayo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, yan. Ayan, hindi ko pa nga napuputulan to eh. Kasi nga, plano ko palitan din to. Kaya hindi ko muna siya pinutulan. Kasi pag pinutulan mo yan, mahirap na siyang tanggalin. So, nakita nyo, nalawang na yan, oh. Diba? Ganyan ang quality. Yun kasi nakalimutan ko eh. Sobrang daming ginagawa. Yan, nakita nyo. Diretso yan. Oh, may teflon para matibay. Yan, hanggang dito. Hanggang dyan lang ako. Oh, number 4 ha. Okay? So, dito na tayo daan. Ayan, oh. Ayan, oh, nakita nyo yan, oh. Chicharo na yan. Anytime soon, magkakaliking na rin yan. Ayan o, may pinagdaanan pa sila ng high pressure. Ayan o, hindi pa nila na kiskisan. Ah, mukhang may leaking to ah. Leaking ba to? O tubig lang? Ah, tubig lang. Tubig lang. Ayan o, nakita nyo o. Chicharo na. Anytime soon talaga. Kaya nakalain niya ito, mukhang bago na to eh. Oh, mukhang may nagpalit na tropa na. Yun, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Brian Ray, siya kay Barks OFW. At maraming salamat din po pala sa lahat ng mga bumati nung nakarang birthday ko nung April 16. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo masya-isa, sobrang dami po. Basta lahat ng mga member ng GC namin, sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, at lahat naman nag-comment sa video ko, sa post ko, sa IFB, lahat ng mga friends ko dyan. Maraming salamat sa inyo, sa suporta. Ingat po kayo palagi. God bless you. Pasensya na, hindi ko kayong mapasalamatan. Lahat na po kayo general na. At shoutout sa inyong lahat. Saludo po, Mandirigmang Marino, Kuya Andy Vlogs. Do number 4. Oto, tingnan natin itong cover control. Ito medyo ano na rin. Dami nating re-referen ngayon mga tropa. Ito, number 4, meron din sa kabila. Ayan o, yan, nakita nyo yan. Ang dami ko na palang napalitan dito na hindi ko na isama sa vlog. Ayan o. Ayan o, nakita nyo, mahaba. Number 4 yan ha. Panoorin nyo sa video ko, baka sabihin nyo isang patch cover lang. Ito, napakasikip, dito pala ako nahirapan. Tingnan nyo, nando dun yung dugtungan sa pinakailalim. Nahirapan ako dito, ayan o. Tingnan mo, dadaan ka pa dito. Ang hirap nung tanggalin eh. Siyempre, hindi ka nang pwede mag-cutting, may langis yan. What I mean, mag-acetylene, oxygen, hindi pwede. Kasi sisirit yung apoy na may kasamang langis. Baka tumalsik sa mukha natin. Kaya, talagang hirap tanggalin ng grinder. Gendrain ko yan. Ayan o, tinan mo, nasa log siya. Nakasiksik. Ang hirap. Di na nga na-primeran. Pero, nalagyan ko na ng teflon sa U-bolt. Yung kabila lang pala hindi, dun sa matres. Bruhin mo, no? Talon-talon yung trabaho ko, di ba? Meron sa 3, may sa 2, may sa 4, may sa 5, wala ata sa 2. Tapos may mga cross deck. Oh, ang dami. Oh, na tayo. Move na tayo. Dito na tayo. Dito mag-uumpisa yung araw ni Kuya Andy sa pag-check lang ng mga ganito. Kasi nga, dahil sa loading tayo, ayan o, oh, ayan yung crane o. Oh. Hermasa, di ba? Ayan o, oh, crane. So, naglo-loading tayo. Hindi tayo pwede magtrabaho dito. Dali natin sa workshop. Eh, yung tubo na yan, ang haba. Hindi kong pwede galawin kasi naglo-loading eh. Ay, pakita ko sa inyo. Bukas yung hatch cover. Dito tayo. Bukas yung hatch cover eh. Naglo-loading sa bodega kaya hindi natin pwedeng galawin. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magbaklas. Kaya, ng tubo ngayon. Kahit na without pattern o may pattern, hindi pwede. Ano? Naglo-loading ha. Okay, nakikita nyo. So, hindi tayo pwedeng magbaklas. Kaya, ang gagawin natin, ang re-repair natin ngayon ay yung cover ng control. Ayan o, dumaan tayo sa ilalim. Nakabukas man. Yun. Tingnan yung dagat dito. Amazon River to ha. Ano, parang ano, kutsara. Kutsara Amazon River, ganun. Ayun. Yung pinalitan ko, hindi pa na primeran. Bulok na bulok na. Kailangan na tong kaprasin. Ayan o, napalitan ko rin o. Kita nyo, nalawang na. Tumagal na siguro yan.
Kasi nagpaano sila eh, naglinis bodega. Ay, marami na pala. Palitan pala talaga, yun o. Oh. Yun, na-primeran yung iba, hindi, yun o. Oh. Halos buo na rin eh. Hanggang dun, eh, yun yata yung una kong bilag na nag-slip-slip ako. So anyway, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yung trabaho, ah. Kung ilang buwan na ako, kung gaano na rin yung kadami yung nagawa ni Kuya. Accomplishment. So ito yung tatanggalin ko ngayon. Ito, ayan o. Oh. May butas na, tsaka dito. Ito, sira-sira na talaga. Ito. So, ito yung tatanggalin ko ngayon. Ayan o, oh, warak-warak na o. Oh. So, ito, ito. Pra-priority ko to, number 5. Babalikan ko yan, kukuha lang ang 19. Stainless naman yan eh. Dadaling ko sa workshop. Number 5. Tapos dito, number 6. Ang haba, 7 bitig eh. Number 6. Yun, marami na rin dyan. At least na primer na yung napalitan ko dyan. Okay pa naman. Ayan o, oh, nakita nyo, hindi pa na maintenance yung dun lang hanggang 4. Di ba? Bulok pa. Kalawang pa. Ayun, ayun pala yung pinalitan ni Kuya. Ayun o. Oh. Ayun yung pinalitan ko. Number 6. Ito, buo na to. Ito. Ayun o, hindi ko na nilagyan, di ba? Kasi ang bigat nito, ito na mo. Oo. Diba? So ito, pinalitan ko na rin. Ah, hindi ako pumalit nito pala. Kasi makikita ko sa U-bolt, oh. Hindi pa siya yung ano, parang round bar lang, tapos pinalok. Tropa natin nagpalit niyan. Yung Peter na pinalitan ko, mahaba din ginawa niya, oh. Sagad din, hanggang buo din, buo. Ayos, well done. Hanggang dito, buo rin. Malalaman ko kasi kung gawa ni Kuya o hindi. Diba? Kasi yung U-bolt, kasi yan, oh. Yung sa akin, pag wala akong U-bolt makita, hindi ako naglalagay niyan. Iniintay ko talaga yung dumating order ko. So, number 6, meron na, okay? So, last. Ito. Ito yung nilayout ko ng walang pattern. Hindi ko pa pala naituloy. Ayan, oh. Nakakasa na, oh. Oh. Binaloktot ko na yan. Nakita niyo, oh. 0-0. Diba? What I mean yung without pattern, sinukat ko siya dito, pero hindi ko na siya tinanggal. Gets nyo? Puputol na lang ako dito sa pinaagit na. Tapos sasangpahan ko ng plans. Tapos may plans din yan dyan, ayun o, sa dulo. Yan, magdodoble na lang ako doon. So, mainit. Balik na muna tayo sa ano, komundasyon. Sa 7 na tayo. Sa 7 may napalitan na rin ako dyan. Halos kompleto na nga yan eh. Yan yung mga nasa vlog ko, nakaraan number 7. Makikita nyo naman, hindi na ako iikot, mainit. Pakita ko na lang sa inyo, hindi pa pala na try na rin. Yo, Insa, what's up? Ito ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ito. Ito, hindi pa pala na primeran. Primer na lang yan. Ayan, in-insertan ko lang yan. Ayan o. Oh. Ganyan ang pag-insert ha, mga tropa. Ito, hindi ko na ginalaw. Kasi build up na lang sana to. So okay naman. Wala namang problema. Hindi na mapapasok tubig. Ayan, pag sa ganyan o. Oh. Diba? Nakaganon siya. Sa susunod, ipapasok ko pa sa loob para ulan, hindi pumasok. So kailangan itabi ko to. Importante to eh. Pangpasa ko to sa ano, hydraulic eh. Ayan, na-primeran nila ng kulay pula. Ayan, bago na pero pangit eh. Oh. Pangit ng primer. Babatik-batik. So yun lang, ang vlog natin. Ito, palitan na natin yung ano na to. Bago na to. Ito, bago na. So yun lang. Nag-ahalo sila ng primer. Ito, ayan oh. Ipakita na natin. Busap sila na busap. Paano ka na siya pa kapras nila? Ako hindi ko kapras. Pag mag-ahalo kang pintura, ganyan gagamitin nyo. Para pantay na pantay ang halo. Huwag yung manual, no? Minsan tama ba? Walang hiram pa. Oo. Pantay na pantay ang halo. Pati yung loob, may helices sa loob yan. Ay, sa lalim yun. In order mo yan? Oo. Oh. Anong tawag nga dyan, San? Panghalo. Hindi, yung ganito ba? Sa impa. Mixer, ganyan. Oo, oh, mixer. Paint mixer, ganyan. Oo. Oh. Yun. Kasi nandito yung paint room nila. Ayan yung ano nila. Table board na ginawa nila. Ayan, oh. May tali pa. Oh. Para hindi na may rapa magbuhat. Pagkakasin na natin. Tabi natin ito. Sayang. So, baba na tayo. Ayan yung paint store namin. Ayan, oh. Tropa si Marco. Ah,
matindi ah. Alright. Alright, let's go. Ayun, oh. So, ito na ako. Yun lang, sharing ni Kuya for today's video. Yun, ang sharing ni Kuya for today's video. Nakabalo tayo, siyempre mahingit yung mukha natin. Binabati ko kayong lahat dyan, sa lahat ng mga nanonood, sumusuporta kay Kuya sa lahat ng vlog. Shoutout sa inyo lahat, ingat sa mga trabaho. God bless you, mandirig mang marino, Kuya Andy, saludo. Yo, what up? Ayun, as you can see sa video, no? Tatanggalin na natin yung ano, yung box cover ng hatch control para may repair na natin. Ngayon, si Jerry, tropa natin na AB na yan, na-promote na yan ng Boson. Bali yung tinatawag ko na insan, si Boson na delay yun, Valencia, kasi yung lola niya, Valencia, umuwi na, finish contract na dito sa Brazil. So, hindi nagpadala ng Boson na bago, yung AB na tropa natin na si Brother Jerry, Jerry din pangalan niya, na-promote siya, siya na yung Boson. Bali, 40s na rin yun eh, mga 41. Tagakainta lang yun, malapit lang kay Kuya Andy sa Taytay. So, ano yun, sabungero yun, nagmamanok yun sa lahat ng mga ano dyan, shoutout sa mga sabungero dyan, mga maginong sabungero. So, tatanggalin na natin nga yan para i-fabricate na natin. So, nag-decide ako dyan na hindi na natin lalakihan yung trabaho dahil ano, maraming nakapila. May ipapagawa na naman sa Fire NGS, sa Steam. Tapos may nire-rectify ako na ano, na leakage doon sa makina, yung sa ano, drain. Ayan, yan si Brother Jerry. Yan. Sabi ko sa kanya, ayun, kwento-kwento siya tungkol sa kung kailan daw kami bababa, kailan kami uuwi, kasi baka itong loading ng soya baka i-discharge sa Iran. So siyempre, alam niyo naman po na war zone ngayon sa Iran. Dahil binomba na itong Iran. So ito, disclaimer lang ha, disclaimer lang eh, kasi kwento lang naman. Binomba kasi ng Iran ito, bansa na ano, na kalaban nila. So mahirap kasi magkwento eh, dahil kwento lang, di ba? So mahirap na yung magkwento. Kaya sabihin na lang natin na war zone na ngayon yung Iran, delikado. Pero di natin alam kung magdadivert, pero doon ang punta natin, itong barko na to, ang biyahe. Kaya kwento-kwento kami kung magre-request na ba kami pag dumaan ng Fujairah o Turkey, ganon, something like that. Kasi alam nyo naman na balitang-balita ngayon, lalo nga nag-post nga si Oyan, dito masang dolyar ngayon. Ang dolyar ngayon ay 57.62, FYI, no? Correct me if I'm wrong, no? Kasi ano yan eh, sa internet, sa Google ko lang kinuha. So, yun na, sa madaling salita, kwento-kwento kami ni Brother Jerry. Sabi ko, tulungan mo na rin ako magbaba nito, kasi mabigat din tong cover na to eh. Di ba, halip pagkakabit niyan, eh kahit na ako na lang, o kung sino na lang yung taga-deck na naka-duty, kasi duty-duty sila eh, body-body sila, isang OS minsan, isang AB ang ka-duty ni Boson. Ngayon, kung sinong matataon na naka-duty, siya yung siya tatawagin ko para tumulong sa pagbuhat. Naglagay na nga ako ng back support kasi napakabigat naman talaga niyan. Siyempre, bakal yan. Iaangat mo kasi may control pa siya, so kailangan talaga mabuhat ng gusto. So, mayroon din akong ano, i-share sa inyo at ikikwento. Ito ay combo namin at mga palitan ng mga ano, message ng isa sa mga tropa natin. Hindi lang isa, marami kasi sila. Pero ito maganda kasi itong konting kwento na sasabihin ko sa inyo habang background yung pinapanood yun na trabaho ni Kuya. So, ito, painggan nyo ito mga tropa, maganda. May mapupulot kayong aral dito at motivation at the same time. Ayun, meron tayong ano, isang tropa na nagtimbre sa atin, no? Bali ano na rin siya, galing din siya sa Inter-Island. Kumbaga, nanonood din ang mga video ni Kuya na motivate din. Ngayon, dumirect siya ng apply, welder siya sa Inter-Island, okay? Tapos yung isa naman, dalawa kasi sila eh, yung isa naman welder din siya sa land base dyan sa atin sa Pilipinas, galing siya sa shipyard. Sabi ko sa inyo, dati sa mga umpisa pa lang ng video ko hanggang sa ngayon, lagi kong binabanggit yung shipyard experience kasi napakalakas. Eto, nag-apply siya sa, disclaimer lang ha, kasi ito naman yung talagang naging agency niya at naka-alis na siya direct. Nag-apply siya sa Global Gateway, okay? Direct na po
yun. Tapos sa Carrer Philippines sa may Bangkal Makati. Yan, tsaka Anglo Eastern, yung mga inaplayan niya, pero mabilis siyang nakasakay dito sa Global Gateway. Hindi na siya pinakawalan dahil nga sa land-based experience na siya sa CPR. Yung isa naman, inter-island experience, pero welder din, Peter din, nakasakay din siya sa Synergy naman, Synergy Group of Company. See? Kita nyo na mga kaibigan, yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Huwag kayong mawala ng pag-asa, lahat ng mga nakatambay pa dyan, lahat ng nag-aasikaso ng dokumento. As long as nakumpleto na kayo, may Seaman's Book Passport, may mga training na kayo, yung pagiging, madiskarte sa pag-a-apply, gamitin natin. Lamang kasi yung madiskarte na yan eh. Yan sinasabi ko na yan sa mga may, ano, naghahanap ng mga may backer. Lamang yung madiskarte. Pwede kayong mag-standby sa GC namin, sa GC natin. Kung di pa kayo member, i-add ko kayo. Ulitin ko ha, kung palagi kayo nanonood ng video ni Kuya, malalaman nyo na. Dahil lagi ko sinasabi, ang FB ko, Kuya Andy Vlogs, messenger ko, Kuya Andy Vlogs, mag-message lang kayo kung gusto nyo mag-pad sa GC. Dahil nandiyan dyan sa GC, lahat ng mga diskarte na tinuro ni Kuya ay namamayagpag na dyan dahil natutunan lang ng mga member. At yung mga member na mga nakalis na mga nauna na, first bus, second bus, third bus, bumabalik yan. Sila yung nag-guide sa mga baguhan. Gets nyo po yun? Kasi, syempre, sabi nga, onboard si Kuya. Busy naman ako palagi. Hindi naman tayo 100% na nakatuon lang sa pagbablog, eh. Diba? Dahil nga sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko lang, ang layunin ko lang, ay ma-assist kayo, mabigyan kayo ng guidance, guidelines at the same time para matuto kayo kung ano yung pasikot-sikot, ano yung dapat gawin para makasampa ng barko. Basta ikaw ay welder, magpakahasa ka na, mga kaibigan, tropa. Kung ikaw ay Peter, mas lamang ka pa, lalo na shipyard experience ka or baradero or abroad. Mag-apply kayo, okay? Global Gateway. Napakabilis ng sakayan dyan. Hindi na kayo pakakawalan dyan. May medical agad kayo. Depende ha, kung hiring sila ng time na pumunta kayo. Okay? Kasi sa Synergy Group, meron sila tinatawag na Peter Training dyan. Nag-accept din sila. Hogfleet, ganun din. Sa Hogfleet, okay? Pakinggan nyo lang. Tandaan nyo lang. Sa internet, i-google nyo. Hindi na tayo dapat magpaligo-ligoy. Ganun din sa Carrer Philippines, Anglo Eastern. Yan. Yung mga binanggit ko, disclaimer lang ha. Hindi po ako affiliate doon o hindi po ako konektado dito sa mga binabanggit ko. Disclaimer lang. Baka naman tayo magka-problema. Pero ito ay timbre ko lang sa inyo, okay? Kayo na bahalang mag-approach. Kasi hindi naman to GC, hindi naman to group chat na pwede ko sa inyo banggitin lahat-lahat ng mga hindi natin pwedeng banggitin dito sa video. Sa group chat, pwede natin banggitin, okay? Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-pad lang kayo sa GC, message si Kuya Andy Vlog sa Messenger. At tutulungan ko kayo, maabot yung pangarap ninyo, okay? At pakisuportahan nyo lang ang aking mga ina-upload na video dito, siyempre, sa YouTube. At the same time, sa FB ni Kuya, Kuya Andy Vlogs, Team Mandirigmang Marino TV, at saka yung Mandirigmang Marino TV na rin, at yung Andy Valencia, kasi pinapaayos ko na yun. Napakatagal ko na pinapaayos yun. Para mabalik na yung dating mga tema ng pagbablog natin na mga malulupit at matitindi. So, ayun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kilos kayo. Kumilos kayo. Dahil lahat ng mga nakasampa dito, patuloy na yan sumasampa. Yung iba active, yung iba inactive sa GC, walang problema, it doesn't matter. Basta magpapaalam lang kayo kung gusto nyong umalis ng GC para hindi naman pangit para kay Kuya, no? Kasi siyempre, nung gusto nyo magpa-add, diba, nagbe-message kayo, Kuya, nyo, ganyan. Tapos nung makuha nyo na yung bagay na gusto ninyo, basta na lang kayo aalis ng walang paalam, pangit yun, okay? Huwag nyong gagawin yun kasi kasiraan nyo para sa pagkatao ninyo, para sa reputasyon ninyo, sa sarili ninyo. Dapat simula umpisa, katulad kay Kuya hanggang ngayon, diba? Saludo pa rin ako sa inyo. Baguhan man kayo, beginner man kayo, or datihan man kayo, veterano man kayo, basta hindi kayo mayabang kay Kuya, hindi nyo si Kuya, hindi nyo si Kuya pinagyayabangan sa mga naabot nyo. Dahil papunta pa lang kayo na kailang balik na si Kuya, kami lahat ng mga veterano especially, okay? So, be humble lang sa mga bagay na meron tayo ngayon, kung nakasakay man tayo, kung natuto man tayo, magpasalamat tayo, di ba? Yun lang naman, wala namang problema doon, magpasalamat ka, di ba? Sumuporta ka, yun lang naman. Bas, gagawin natin ang lahat sa inyo. Kung hindi nyo alam, tuturuan ko kayo, tuturuan namin kayo, okay? Back up natin lahat ng grupo natin dahil sabi ko nga hindi si Kuya magaling, walang matalino sa larangan ng ating trabaho, okay? Kung
siwaray upay ko Yakoy, walang problema. Bahala sa diskarte niya. Manira man siya, I don't give a fuck, okay? Basta si Kuya, eto lang, nandito na ano nyo. Kung gumawa siya ng GC, bahala siya. Magbenta siya ng clothing line, bahala siya. Kasi marami ako naririnig ng mga feedback, okay? Kaya ayoko na lang seryosohin yung mga bagay na yun. Kasi nga, hindi naman ako nakapokus dun eh. Kumbaga, wala naman ako pakialam dun, man ako magkakapera. Basta ako, eto, nakapokus ako sa trabaho para sa pamilya ko, mag-aaral lang mga anak, siyempre, at sa inyo at the same time, para mag-guide ko kayo. Ang dami ng mga tropa natin na sumusuporta kay Kuya at paulit-ulit, patuloy na bumabalik, nagpapasalamat, hindi ko na mabilang. Maraming salamat kay Brother Freddy Apelit, yung tropa natin na taga Iloilo na nagpadala sa akin ng suporta, tulong, sabi na nga niya, para mag-guide ko siya, tuluyan na mag-guide siya, kasi na-promote siya Oiler, promote siyang Peter, so gag-guide natin siya. Kaya maraming salamat po sa suporta, tulong mo. Brother Ferdinand Oxtero, brother, salamat sa iyo dahil kay Freddy. Nagkasama kayo at in-endorse mo si Brother Freddy sa akin, Brother Oxtero. Kaya malaking bagay din yun. Kasi napakabait palang tao na to. Medyo may edad na siya, pero ganun pa din yung talas ng isip niya at napakabait pa rin. Kumbaga, sabi nga, naging close kami, although hindi kami nakitang personal. Although lahat naman tayo, kahit nga si RB Castillo, hindi ko pa nga nakita personal. Although naging tauhan namin dati nila Airpat tsaka nila Kuya, pero close kami, di ba? Parang kapatid, lahat kayo. Basta walang masamang tinapay kay Andy, magpakabait lang kayo. Lahat ng mga natutunan nyo, isa buhay ninyo, hayaan nyo yung mga ibang mga Peter na nagbablog. Panoorin nyo lang sila, di ba? Yung maganda lang, sabi na nga, maganda lang ang pilutin ninyo. Medyo nabubulol ako kasi pasigaw dahil nga nandito ko sa taas. Kasi sa kabina ko, natutulog yung AB duty. Kaya pagpasensya nyo na si Kuya. Sabi ko nga, hindi naman perfect ang pagbablog, okay? Wala namang perfect. Ang gusto ko lang emphasize dito at ang gusto ko lang talagang ipukul sa inyo, yung mga bagay na dapat nyo matutunan. Yun lang, dun lang ako nakapokus. Kung may makita kayong mali, uy, mali. Pangit yung nasabi ni Kuya. Huwag na ninyong seryosohin, intindihin. Ang importante, pulutin nyo palagi yung aral. Yung motivation na sinasabi ko sa inyo, yung makita nyo maganda, i-apply nyo. Yung pangit, huwag nyong gayahin, okay? Huwag na huwag nyong gayahin. Sa iba, may nakita kayong kayabangan, huwag nyong gayahin. Pulutin nyo lang sa kanya yung trabaho, di ba? Kahit ako si Kuya nanonood ng mga vlog, kasi normal yan, lalo pag may internet, normal yan. Napapakomment pa nga ako, saludo ako, ganon, ganyan. Normal yun. Yung mabuti lang, pulutin ninyo. Okay? Huwag nyo lang suportahan at tanggapin yung pangit nyo nakikita sa kanila. Okay? Yun lang. Iba vlog ni Kuya. Ayun, nakita nyo, as you can see, nasisan ako ni, as you ba yan, Insan Boson ata yan. Hindi pa yan nakaka-uwi that time, no? Si Insan Boson nga ba yan? Oo, tama. Si Insan Boson pa yan. Hindi pa siya nakaka-uwi that time kasi halo-halo tong video ko eh. Tinulungan niya ako dyan na magbalik. Ayun, medyo sumikip ng konti dahil sa mga kalakalawang. Kaya importante na ibalik natin kasi baka masagi yung control, walang takip. So, masisira. So, yun lang aking mga motivation sa inyo at mga binabatong vlog. Salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi sa oras ninyong trabaho. Mag-message lang kayo at si Kuya, laging tumitingin ng spam sa spam ko, sa inbox, o ganun din sa outbox. Message lang kayo, okay? Kuya Andy Vlogs, Mandirimang Marino. Ha? Ingat kayo sa mga trabaho nyo. At kung sakaling makita tayo, nasa Pinas bakasyon si Kuya, walang problema, makita tayo, okay? Walang problema yon. Lalo na, may usapan nga kami ni Brother Freddy, kung sakali lang, no? May sama natin siya sa project, kasi may project si Kuya sa Lipa eh. May gagawin tayo doon sa susunod. Pero sa sobrang busy ko, hindi ko na alam kung magagawa ko pa yon dahil alam nyo na, si Kuya, hindi naman nagtatagal sa mga agency dahil gusto ko agad sakay. Dahil nga, siyempre, meron tayong pinag-aaral na kolehiyo eh. Magdadalawa na yan eh. Patapos na yung isa next year, hopefully, awa ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay mo sa aking lakas. Sa binigay mo sa aming lakas kasi yung misis ko, nag-tandem na rin kami na gano'n na kami, nagtulong. Nag-work na rin yung misis ko. Dati pinahinto ko na yun eh. So kailangan kasi yun para sa pag-aaral dahil medyo malaki din gastos ng pag-aaral ng kuleyo, lalo na nursing student, mga tropa. So ingat kayo dyan, mahalin nyo lang yung inyong asawa, huwag nyong lokohin.
Kumbaga, balik nyo yung pagmamahal, di ba? Yan ang makikita nyo ng, sa FB ko yan eh. Mga post na masasama, huwag yung gayahin, mga kalokohan. Kalokohan lang yung post lang yun. Yung mga makikita nyo mabuti, yun ang totoo, okay? So, salamat sa suporta, hindi ko na patatagalin ang aking vlog at ang aking voiceover. Ingat kayo palagi at tuloy-tuloy nyo lang yung mga inumpisahan nyo. Huwag kayong magsawa. God bless you all. Mandirig Mang Marino, Kuya Andy. Mabuhay kayong lahat. God bless you. Buhay ng siman sa bahay na bakalito ang realidad ng isang tunay na marino. Buhay ng siman sa bahay na bakal magbanat ng buto para sa ating pag-asenso. Buhay ng siman sa bahay na bakal kayo ay sumaludo sa mga tunay na marino. Buhay ng siman sa bahay na bakal, halina mga kabaro, sumakay na kayo.